What's Up Bar? Better place nga pala, no? Pag-usapan natin ngayon, level up, leveling tayo ngayon. May nag-comment kasi dun din na bakit ko daw ang bilis ko magpa-level up ngayon. Hindi naman ako mabilis magpa-level up. Sakto lang yan, par. Tama lang talaga yan. Ganyan na level. Diba last week, last war, level 86 ako last war. Level 86, last war. Tapos, last week, naging level 88 ako. Ibig sabihin, dalawa yung level na inangat ko sa isang week. At tapos ngayon, 89 na ako. Tatlong araw lang nakalipas, diba? Oo, Wednesday tapos Saturday na ngayon. Tatlong araw lang nakalipas, naging level 89 ako. Kaka-level ko nga lang. Ngayon lang talaga ako nag-level. Paano daw mabilis magpa-level up? Paano daw magpa-level up? Ito kasi laging tanong sa akin eh. Pag nagpa-level up, spot, ganyan. Wala namang spot. Siguro dito, meron akong spot dito. Mamikita nyo to. Kung level 85, ganyan. Sa tingin ko level 85 pa 90, pwede ka pa dito sa guho. Kasi subok na namin to. Subok na to ng mga tropa namin dito. Sila nagpapa-level hanggang 90. Kung kaya mo, kasi meron ding level 85 na di pa kaya dito. Dati di ko kaya dito nung wala pa akong baratan. Nung level 85 pa ako, hindi ko pa kaya dito nung wala akong baratan. Depende kasi yan sa pet din. Depende din yan sa kaya mo. Kung kaya mo, kasi goods naman talaga dito sa lugar na to, sa Heaven's Way Light Upper Level, ay maraming mobs dito na lumalabas. Gaya ng dito sa spot ko, ito, pinakapaborito kong spot ngayon. Kasi dito talagang pinakamaganda sa Gohok, dito yan, dyan, pinakamaganda, madaming mobs, tapos may boss pa, goods na pang materials, yung pang promotion, may pang promotion ka na, tapos ang mobs dyan, sobrang daming dyang mobs. Pero kung hindi mo kaya mag-isa, talagang babagsak ka dyan kasi sobrang kati ng mga monster dyan. Hindi naman sila makati talaga. Sobrang dami lang kaya hindi kaya, mamatay ka talaga dito. Tapos dito din, maganda ding spot dito, meron ding magandang spot. Ito lamang yung mga spot na pinupuntahan ko eh. Dito, tapos dito. Kaso nga dito sa kuan, nandyan ang mga tropa namin, nandyan ang mga kaalay, mga kaklan ko, nandyan yan. Amin tong guhok. Kami may hawak ng guhok. Talaga kami nagpapa-level kasi mabilis nga magpa-level dito. Kumpara mo dito sa Heaven's Way. Mabilis naman din dito sa Heaven's Way Labyrinth. Kaso nga lang, sobrang daming tao. Dito sa Gohok, marami naman ding tao. Konti-konti, marami ding mga spot. Kaso masakit talaga dito kumpara dito sa Heaven's Way Lab. Mas masakit dito mga monster dito sa upper level. Pero nga, malalambot naman din. Tapos ang dami nila, promise, ang dami nila. Bilis nila mag-respond dito na area. Di pa ako pumupunta dito. Minsan, napapadpad ako dito sa mga to. Gaya dito sa amin ngayon, yan ho. Meron kaming sanctuary pero wala, full na eh, marami ng tao. Wala akong spot, kaya dito na ako, bumalik na lang ako sa Gohok. Kasi bumalik na lang ako dito sa Heaven's Way Upper kasi maraming ang tao, nandun ang tropa namin. Magsisiksikan kami doon. Sayang naman yung XP ko. Kaya bumalik na lang ako dito sa spot ko. At usapang leveling na tayo, no? About pala sa leveling, is depende kasi yan pare. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, isa na rin to para sa nagtatanong sa akin, bakit daw armor yung kinuha ko, diba? Plus 8 naman sana yung armor ko. Diba, plus 8 yung armor ko. Dapat, nagkamali pa nga ako doon, sinabi ko boots yung unahin ko. Hindi, gloves yun. Gloves pala yun kasi yung monster. Yan monster, boss. Balik tayo sa usapan natin, bakit armor yung kinuha ko?
bakit daw armor yung kinuha ko? Sa mga nag-comment doon, dapat na lang siguro gloves kasi nga plus 8 naman din daw yun armor ko. Kasi nga daw, plus 8 naman daw yun. Malaki naman din daw bigay nun sa dito, sa option dito. Tapos, sana iba na lang daw yung ginamit ko. Kunwari gloves yan. Kasi sinabi ko dun, boots, dapat sunod na bubuhin ko yung gloves. Ito yung explanation ko about dun para. Yan, makikita na yun. Hanap tayo ng plus 8 dito. Kung meron, plus 7. Yan, plus 7. Pag plus 8 mo yan, madadagdagan to ng 3%. Ito kasi yung pinaka main rason bakit nag-armor ako, hindi ako nag-gloves. Papaliwanag ko sa inyo. Yan, madadagyan yan ng 3%. Palagay natin 4%, nagiging 35 monster reduction damage yan. Tapos itong critical boost, nagiging 42 something, ganyan. 42, 41 something. Compare mo naman sa armor ng epic par, yan oh. Ang layo par. 35 hanggang 49. Tapos dito 42 hanggang 61. Kasi par, depende kasi nga yan par sa pinapalevelan mo. Hindi ko naman kailangan ng monster damage boost dito sa lugar na to. Kasi almost one hit ko nga lang yung monster oh. Hindi ko kailangan ng monster boost dito. Pero kailangan ko ng monster reduction dito. Kasi nga, malambot ako. Malambot yung arba. Promise. Pag nagpa-level ka dito sa guhok, tapos ang lambot mo, mamamatay ka rin. Kasi nga, yan o. Ang dali ko mamatay yung monster. Hindi ko kailangan ng monster boost. Kailangan ko ng monster reduction. Kasi malambot nga yung arba ko. Hindi naman, kasi galing nga, ako nga sa Lancer, di ba? Tapos hindi pa ganun ka solid tong arba ko. Masyado pa siyang malambot. Kaya, yun ang ginawa ko, monster reduction, yung armor yung inuna ko. Tapos kasi, pag arba ka, kailangan mo din ng crit, di ba? Crit damage. Nagpapa-level pa naman ako para hindi naman ako nagpapa-PVP. Kaya nga, ganyan yung pinagres ko ngayon. Masyado siya mabilis na magpa-level up kumpara dati. Kasi nga, kailangan ko ng monster. Hindi ako nagda-damage muna ngayon. Yung pang-PVP, hindi ko muna sila ginawa. Hindi ko muna sila ginagamit ngayon. Papalitan ko naman din yung mga enchant ko. Pagdating ng panahon, yung kaya ko na yung mga monster na dapat sa level ko. Kasi nga, hindi ko pa nga kaya kasi nga, kaka-change class lang. Pag nag-change class ka kasi, masyadong magagap ka talaga. Kaya yan, par. Kung magpapa-level ka din, par, hindi importante yung mga option na kuhan. Pa-level nga yung gusto mo, dapat yung gawin mo pang monster kasi hindi naman tao yung kalaban mo. Dapat yung pang mga item mo muna, pang pa-level din. Kaya kung mag-focus muna kayo sa pa-level, ang unahin nyo itong armor at itong gloves. Yan ang unahin nyo. Mag-focus kayo sa pa-level. Kung hindi naman kayo nagpa-level, armor pa rin ang pinakauna talaga. Tapos boots. Yan. Kasi all attack damage yan. Pero pinaka-recommended ko talaga yan. Armor at gloves. Okay. And it isa pa to sa mga mali nyo par, no? Yung mga iba na nagkakamali. Hindi naman sa lahat, ha? Yung iba sa mga mali ng iba. Yung inuuna nila yung mataas yung XP kaysa mababang XP. Yun, isa din yun sa mga mali nyo. Kung nagpapa-level kayo, hindi porket mataas yung XP par, maganda na yung spot mo. Dapat, kasi, yung gaya sa akin, ginagawa ko, maraming monster, tapos pass kill. Yun ang pinaka-importante par. Hindi importante yung malaking XP. Papakita ko sa inyo kung
saan ako makakuha ng malaking XP ah. Punta tayo doon sa may labyrinth dito. Yan na natin yung pass skill dito. Talagang yung tatandaan, pass skill at sakto lang XP, hindi naman ganun kababa. Dito. Dito nga ako. Yun, 9Q. Dito, pwede ako dito. Kaso nga lang yan, parang tagal nila mamatay. Tapos, yan, paisa-isa pa. Kumpara mo dun, paisa-isa. Dito, hindi paisa-isa. Kaso nga, mayroong tao dun sa guhok. Maganda yun sa guhok eh. Dun sa dito na spot. Ganda dyan. Pero ngayon nga, maraming nga tao dun. Kita mo naman, may level 90 pa nga dun eh. 92. Maganda din naman sa Haven's Way Labyrinth. Yung pa-level. Kaso nga din, daming tao. Kaya dito, yan o, lumabas naman yung monster. Tapos, dikit-dikit sila. Yun ang pinakagusto ko dito sa guhok. Malapit lang yung monster. Tapos, ang dami talaga nagre-respond. Tapos, punta naman tayo sa Magic Stone. Magic Stone naman tayo par. Sa pag nagpapa-level ka, gaya dito, meron akong dalawang focus ha. Yan. Ang focus ba to? Focus. Pagdating naman sa Magic Stone par, depende din yan sa Magic Stone mo par. Depende din yan pagdating sa Magic Stone ha. Kasi may Magic Stone ako na ganito. Yan. Hybrid na Magic Stone pag hindi ko kaya yung monster. Yan. Hindi ko kaya yung monster, ginagamitan ko ng hybrid na Magic Stone. At ito pa, tandaan nyo din to par. Baka lagay lang kayo ng lagay ng mga growth nyo. Tingnan nyo rin yung mga growth nyo par. Yan, meron all attack damage reduction yan par. Oh. Talagang pinipili ko yung mga ganyan. Mga ganito, monster boost attack. All damage reduction. Tapos yung monster damage reduction. Kung mas maganda, monster damage reduction talaga. At monster attack yan. Pag meron kayong growth na marami. Kasi marami kasi akong nakuhang growth eh. Halos nasa 8 na yata yung growth ko na Magic Stone na effect. Kaya, piliin nyo rin yung mga may mga reduction par. Kung nagpapa-level at kayo, monster damage boost at monster reduction. Kung maganda option, ya, gaya ng ganito, meron siyang crit boost, mas maganda. Pero, papa-level up nga tayo, kailangan mo ng mga ganito. Monster reduction at monster damage boost. Meron din kasi mga growth na mga gandang option eh. Gaya ng mga ganun. Ano ba yun? Yan, mga ganyan na, hindi pala. Sana ba yung growth na magandang option ko? Yan, ganyan no. Critical damage boost, all attack damage boost. Kung PvP, maganda itong mga ganito. Barbas damage boost, critical damage boost. Pero pa nagpapa-level up ka, kung wala ka ng magic stone ha, kung wala ka ng magic stone na maganda, gaya ako, wala akong magic stone na maganda, promise. Tignan mo naman yun no, tatlo pa yung distraction ko. Maalas ako sa Magic Stone Park, sobrang malas. Lahat na kukuha ko, growth at ito, marami na akong nakuha nito. Tapos dito din, marami na akong nakuha nito. Hindi pa nga ako naka-legend pag kukumbine nito. Sobrang dami kong nakuhang growth. 8 ata yung nakuhang growth, 10 na ata. Tapos ito, sobrang dami ko nalagang nakuha nito. At pag nagpapa-level ka, nagaganito lang ako, nag-hybrid lang ako. Pag di ko kaya yung monster, pag hindi ko talaga kaya. Pero pag kaya ko naman, ginagawa ko naman siyang full XP talaga. Full EXP talaga. Pag kaya ko ng monster, gaya dito, kaya ko ng monster. Ginagawa ko siyang full EXP. Pero pag hindi ko kaya, natatagalan ako, minimix ko eh, ginawa-gawa kong hybrid ang yung Magic Stone ko. Pwede naman din gumawa ka ng Magic Stone na pang-focus, pang, ano ba tawag doon? Force at tawag yun sa green reduction. Gusto ko yung green din, pero wala nga akong green. Hindi ako nakakuha. Pagdating naman sa Magic Stone, may nakikita kasi akong nagaganito.
lahat. Pwede din ganito lahat kung magmo-monster ka. Depende kasi sa build niyo yan, par. Depende sa build talaga. Depende talaga sa build yan. Kaya lagi niyong tandaan yung mga magic stone niyo, par, kung magaganda ba ang option. Kasi ako, ito nang ginagamit ko ngayon eh. Itong dalawa lang talaga, pag di ko kayang monster, pinapalitan ko talaga ng ganito. Tapos ito, pag kaya ko na, pinapalitan ko ng ganito. Ganon din naman din sila. Konti lang naman din talaga yung bawas. Nasa 200 lang ata yung bawas. Pero may nakita akong nagaganito lahat eh. Yan, magaganyan lahat. Mga nagpo-focus lahat yung magic stone nila. Tapos naka-XP deck lang. Yung pet nila yung XP deck. EXP nila, yung pet lang yung EXP nila. Maganda din yung mga ganun na mga strategy, par. Depende talaga yan sa strategy mo, par, kung saan yun mabilis ka makakuha ng EXP. Talaga ang pinaka-importante pagdating sa pagpapa-level up, yung fast skill at maraming mobs. Fast skill mo talaga, tapos sakto lang yung experience. Yun talagang pinaka-importante sa pagpapa-level up, par. Gusto mo magbabilis ng pa-level up. Tapos, siyempre, kailangan mo ng Vigor Pill lagi. Yan, no? Paubos na yung Vigor Pill ko. Wala pa naman akong clan coins. Yan, kailangan mo rin ng Vigor Pill. At naka-tunic ako everyday. Pag nag-cooldown yung tunic ko, par. Kaya ako mabilis nagpa-level up ngayon. Hinahabol ko talaga yung level ko. Yan, pag nag-cooldown nyo, tignan nyo, dalawa na lang natira, oh. Pag nag-cooldown to, rekta agad yan, nire-rekta ko kasi nagpapa-level up nga ngayon. Nagpapa-level up nga ngayon. Ang goal ko, next war, level 90 na ako. Yan, level 90 na ako. After 3 days or 4 days, magle-level 90 na ako. Yan ang pinaka-goal ko ngayon. Then, mag-i-stop muna ako sa pagpapa-level pagdating na ng level 90 kasi marami daw quest sa level 90. Sa conquest yan, marami daw. Kaya, focus muna ako sa quest. Basta, pinaka-goal ko, mag-level 90 muna. Next week. Sa Tuesday or Wednesday. Yan, sana mag-level 90 na ako. At, balik tayo sa usapang pa-level up, no? Sa Magic Stone, di ba? Tapos, yan, dapat alamin mo yung magic stone mo kung maganda ba ang option. Dapat kung meron ka mga monster reduction, monster damage boost. Saan ba yung monster damage ko? Yan, mga monster damage boost. Mas maganda, par, kung ganyan ang growth mo. Growth yung pinag-usapan natin, ha. Hindi yung ibang mga kuhan. Kasi ang main nito is monster damage boost. Tapos yung green, ang main na stats nun is monster reduction. Critical yung destruction. Mana yung focus, mana tong, ano ba tawag dito? Mana din. Awaken is HP yung Vigor, awaken is attack damage boost. Yan, basta yung growth nyo, and itong growth nyo, par, kung may mga monster damage reduction at monster boost, goods yan, par, pa-level up ka naman eh. Paggagamit ka ng growth, diba, pa-level up yan. Kaya kung meron ka mga magic stone na ganun, mas maganda ko ilalagay mo rin. Tapos, balik ta. Tapos, dito naman tayo sa spirit. Ito, marami din na kakamali dito eh. Yung pinupol spirit nila. Yan, dito. Dito din sa spirit, yung spirit ko ay hybrid. Yan, hybrid. Pwede, dati, yung ginagamit ko, peacock, nung wala pa akong baratan. Sinerte nga tayo, nakuha ko yung baratan. Yan. Sa spirit naman, pagdating naman sa spirit, par, itong dalawa, importante itong dalawa, pag hindi mo kaya yung monster, ha. Yan, itong dalawa, kasi nga, mayroon itong mga reduction, tignan mo naman. Yan, monster damage reduction, tapos itong baboy, mayroon din yung monster damage reduction, 6%. Yan, itong dalawa, laging yung tandaan itong dalawa, sa rare, kung gumagamit pa kayo ng rare na spirit, mas maganda itong dalawang to. Kung epic, talagang epic na EXP, kung mga ganito, sila Bihuyo, tapos si Xiaoxiao at si Koiga, may mga EXP yan na epic eh. Mas maganda yan. Tapos ito, si Sparkle, ito mas maganda. Kung meron ka nito, di mo na kailangan mag iba-iba ng
iba-iba ng tawag dito, ng spirit. Yun na nga, nung nakuha ko si Barata, naging mas maganda yung pagpa-level ko. Dati kasi masyadong masakit yung mga monster kasi malaki din nadagdag sa akin nung nakuha ko yung Baratan. Kasi nga dati ginagamit ko Peacock, wala naman itong monster damage boost. Ito naman meron yan, si Baratan yan, no? May monster damage boost. Pwede naman kayong mag-pull XP, pull EXP. Yan dan, pwede naman yung ganyan. Pull EXP, sino ba papalitan ko? Hindi pwede yung palitan eh. Kasi dyan na nga si Baratan. Nasaan nyo yan? Pero konti lang kasi naman yung bawas par. At kung gagamitin ko tong aso, nako, hindi ko kaya dito sa pinapalevel upan ko. Pero kung kaya mo naman, kung mas maganda, kaya mo na yung mga monster, pwede ka naman mag-pull EXP par. Pull EXP na mga tawag dito, mga pit. Kung kaya mo yung monster, pero pag gaya ko, gusto ko ng paskil, gusto ko ng makunat konti yung character ko, kaya nagmi-mix ako, nagmi-mix. Nakikita ko naman din to sa iba, sa mga malalaking level, ginagawa din nila to. Nagmi-mix sila, hindi sila full XP talaga, EXP, pag nagpapa-level sila, para paskil din, kailangan mo din ng paskil. Para importante talaga yung paskil eh. Tapos sakto lang yung experience. Tapos syempre dapat meron ka mga ganito pag nagpapa-level up ka. Yung mga treasure ng mga spirit mo dapat ganito din. Yung mga pang-pa-XP. Kumpara na lang dito sa Sparkle kasi pang main ako sana to eh. Tapos papalitan ko na to. Di naman ako nagbibina pero nag-gather ako. Papalitan ganyan, kaso wala akong mahanap na treasure na matino ngayon eh. Puro ampaw yung nakukuha kong treasure. Sana mga ganitong treasure sana oh. Yan mga ganito guys. Yan oh. Kung meron lang sana tayo, papalitan ko na to. Kaso wala pa nga akong EXP na mga treasure. Ah, EXP yung pang magandang treasure para sa Sparkle ko. Kaya ganyan muna yung treasure niya. At Blackness experience na dapat meron kayong mga ganito kung nagpapa-level up kayo kasi malaking tulong din yan para mga ganito meron kayo. Meron nga akong legendary ng ganito ito, meron akong legendary na millennial pero di ko pa ginagamit, hinihintay ko pa ng tamang spirit para gamitin natin kasi kung makakuha ako ng isa pang epic spirit na maganda, talaga magiging pang XP na to si Sparkle ko. Magiging XP spirit ko na talaga siya. Tapos, yun lang par, no? Pagdating sa pagpapa-level up, kailangan mo lang ng discarte. Kailangan mo lang ng discarte kung saan mabilis kang mag-kill, tapos sakto lang yung experience. Hanapin mo lang yung pwesto mo, humanap ka lang ng pwesto na maganda kung saan ka mabilis mag kumuha ng experience. Lagi nyo tandaan yung experience niyo dito paro. Lagyan nyo siya ng oras para malaman nyo kung kailan naangat siya. Tapos, hanap ka ng ibang spot kung saan talaga yung maganda. Doon ka magpa-level up. Kasi mas mabilis yung mga monster eh. Mas madilis mamatay yung monster, mas mabilis ka magpa-level up. Yan ginagawa ko. At sa pagdating naman din sa Magic Square at Secret Pick, alam nyo naman siguro ang dapat gawin doon. Mag-lure kayo kung gusto nyo talagang humabol. Ako naglo-lure ako. Minsan din hindi. Pero kadalasan naglo-lure talaga ako pag may bakante. Kaso nga pull nga yung 3F, no? 3F. Chamber 3 pull. Lagi yung pull yung chamber 3. Kaya mahirap naman din sumusaw ka doon kasi bawal nga. Yeah, nagtsatsaga na lang ako sa kuan. Tapos na nagtatanong, nag-spam ba daw ako ng Magic Square at kuan? Hindi ako nag-spam, sakto lang talaga yung kuan ko. Sagad na yung Magic Square ko eh. Tapos ko nang na-spam yung mga Magic Square ko. Masyadong matanggal na. Sagad na yung Magic Square ko. Tatlong ticket lang talaga, tapos sa SP, minsan dumadagdag ako ng isa. Hindi talaga totally spam na sa SP ah. Kasi nagdadagdag lang naman ako.
pag walang kalaban, pero dala hanggang dalawa lang nadadagdag ko. Talagang pinupokus ko, sa field talaga ako nagpapalevel up talaga, hindi sa Magic Square. Hindi ako sa Magic Square nagpapalevel up talaga. Tamang field lang talaga, tamang discarte lang kung saan ako makakuha ng magandang XP. At ito lang laging yung tatandaan par, no? Pagdating sa level up, una, fast kill, lang yung tandaan yan, fast kill yung monster. Pangalawa, dapat sakto lang yung experience. Fast kill, tapos sakto lang yung experience, lang yung tandaan. Pangatlo, maraming mobs yan, madaling mag-respawn yung mobs. Maraming mobs, yan. Gaya ng spot ko, maraming mobs, mabilis lang siya mag-respawn. Yun, importante din yun sa pa-level up. Tapos, pang-apat, magic stone. Magic stone. Kung kaya mong mag-full EXP, go for full EXP na magic stone. Kung hindi kaya, hybrid. Kung hindi kaya, pwede kang mag-hybrid. Tapos, pang-lima, spirit. Ganon din sa spirit. Kung pass skill ka, go for EXP. Pag hindi pass skill, pwede ka mag-hybrid. Gaya ng sa akin, pass skill basta hybrid. Dapat pass skill yung mobs, monster. Tapos, meron pa ba tayong madadagdag? Spot, wala nang spot ah. Mas magandang spot, basta hanapin nyo lang, wala akong marirecommend na spot kasi nga maraming tao. Meron o dito, tayo dito sa Guhok. Kung walang tao dito sa server nyo, dito kayong, dito na spot, pwede dito. Ito yung pinakamagandang spot eh. Dito masyadong malayo para sa akin. Goods to pang Lancer dito. Dito goods talaga pang Arba. Malayo. Yun. At yun lang po siguro para may madadagdag pa ba ako sa inyo pagdating sa level up. Tapos, importante, Vigor, ha? Vigor. Tapos, tunic din. Kung meron ka nito, gamitin mo rin para fast level up nga yun, eh. 30% yan, 30% sa 8 hours. At yun lang ang tips ko about leveling, no? Paano mag-level up na mabilis. At hanggang dito na lang tayo, par. Keep on grinding para ma-enjoy nyo yung game. Keep on grinding para secure yung mining. And Vendor, please, out.